Eto na nga mga chong, marami tayong PB updates! Barangay Ginebra versus Magnolia Hotshots, malaki ang chance Manila Klasiko sa semis! Huling laro ng Barangay Ginebra kontra LX Road Warriors, napaka-importante! Sa darating na Sabado nga mga chong, ay ang huling laro ng Barangay Ginebra ngayong elimination round. Makakaharap nga nila dyan ang koponan ni Robert Molik na LX Road Warriors. At napaka-importante nga na makuha ng Barangay Ginebra ang panalo dahil dyan nakasalalay ang kanilang target na twice to beat advantage. Sa katunayan nga mga chong ay nasa kamay na ng Barangay Ginebra ang kanilang chance na makuha ang twice to beat. Ang kailangan na lang nilang gawin ay kuhanin ang panalo. At napaka-crucial nga niyan para sa Barangay Ginebra dahil bukod sa twice to beat advantage ay dyan din nakasalalay kung saan sila babagsak sa quarterfinals. Kung mananalo sila sa LX ay kanila na ang twice to beat advantage at makakalaban nila sa quarterfinals ang Meralco Bolts. Pero kung matatalo ang Ginebra sa kanilang huling laro ay Meralco Bolts pa rin ang kanilang makakaharap. Pero ang Meralco ang magkakaroon ng twice to beat advantage. Kaya naman, napaka-importante talaga para sa Barangay Ginebra na makuha nila ang panalo sa darating na Sabado. Dahil hindi nga basta-basta ang Meralco Bolts na makakatapat nila sa quarterfinals. Mas malaki ang chance ng Ginebra na mag-advance sa semi-final round kung meron silang twice to beat advantage. At sino ba namang koponan ang tatanggi na makuha yan? Lalong-lalo na ang Barangay Ginebra dahil ngayon pa lang sila bumebuelo at sila nga ang defending champion ngayong conference. Kaya kailangan na kailangan talaga ng Barangay Ginebra na makuha ang panalo para ma-secure ang twice to beat advantage. Pero kung importante sa Barangay Ginebra, ay mas importante ang laro na yan para sa LX Road Warriors dahil dyan naman nakasalalay ang pag-asa nila na makapasok ng quarterfinals. Kaya i-expect natin mga chong na bakbakan at hindi rin basta-basta magpapatalo itong LX Road Warriors dahil dyan nakasalalay ang kanilang pag-asa na makapasok sa PBA Playoffs. Dumako tayo dito sa kabilang balita! Barangay Ginebra versus Magnolia Hotshots, malaki ang chance Manila Klasiko sa semis! Sa ngayon nga mga chong, ay unti-unti nang lumilinaw kung sino-sino ang magtatapat-tapat sa quarterfinals. Unti-unti na nga ring nabubuo ang bracketing. Sigurado ng number 1 ang Magnolia Hotshots, rain or shine sa number 7 spot, Northport in 6 spot. At kung maipapanalo ng Barangay Ginebra ang kanilang huling laro kontra LX Road Warriors, ay papasok nga sila sa number 4 spot with twice to beat advantage. Pero ang interesting nga dito mga chong ay magtatapat ang Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra sakaling parehas silang mag-advance sa semi-final round. Ibig sabihin nga lang yan mga chong ay Manila Klasiko sa best of 5 semis. At magandang match-up nga yan mga chong. Alam naman natin ang rivalry na mayroon ang Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra. Dito nga magkakasubukan dahil best of 5 series nga yan at ito ang pagkakataon ng Barangay Ginebra na bumawi matapos silang talunin ng Magnolia last elimination round. Panigurado mga chong na jumpack ang venue kapag nangyari ang Manila Klasiko sa paparating na semi-final round. Alam naman natin kapag Manila Klasiko ay marami talagang nanonood sa loob ng game venue. Lalo na kapag semis klasiko, paniguradong dudumugin yan ng mga fans ng dalawang koponan. Dito nga rin natin makikita mga chong kung maipapakita pa rin ba ng Barangay Ginebra ang kanilang napakagandang performance kapag pumapasok
ng playoffs. O di naman kaya, magpatuloy pa rin ang sumpa ng Magnolia Hotshots na malakas sa elimination round, pero pag pumapasok ng playoffs ay nagiging intro boys. Pero isa nga lang ang sigurado, once na mangyari ang Manila Clasico sa semis, nadikdigan ang labanan ng dalawang kupunan. Pareho nga yung hindi magpapatalo para sa Magnolia Hotshots ay gutom nga sila sa kampyonato dahil magsi-7 years na nung huli silang makakuha ng championship. Pagdating naman sa Barangay Ginebra ay sila nga ang defending champion at gagawin nga nila ang lahat para madepensahan ang kanilang kampyonato ngayong conference. Pero kung titingnan natin yung performance ng dalawang kupunan ngayong conference, ay liyamadong liyamado itong Magnolia Hotshots dahil maganda ang kanilang panimula kumpara sa Barangay Ginebra na nag-i-struggle at nagsisimula palang makabuelo. Pero abangan na lang natin sa darating na semis kung magtatapat ba ang Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra para sa semis klasiko.